Nalinaw ng Kamara na walang kaugnayan sa pagpapalaya nila kay Cagayan Governor Manuel Mamba ang inilabas na TRO ng Korte Suprema kaugnay sa kanilang contempt and detention orders sa gobernador. Si Mel Alasmora sa detalye. Pinalaya na ng Kamara mula sa detention si Cagayan Governor Manuel Mamba kagabi. Huwebes ng umaga, voluntaryo kasing sumuko sa mababang kapulungan ng Kongreso ang gobernador matapos ng mass cite in contempt kamakailan dahil sa paulit-ulit na pagliban sa joint hearings ng House Committee on Public Accounts at Committee on Suffrage and Electoral Reforms ukol sa umano'y illegal expenditures ng Cagayan Provincial Government nitong 2022 elections campaign period. Humingi ng tawad si Mamba at nagpaliwanag na kaya hindi siya nakakapunta sa mga pagdinig, gayon din ang kanyang mga empleyado sa Kapitolyo ay dahil naging abala sila sa pagtama ng sunod-sunod na kalamidad sa kanilang probinsya. I'm sorry if I've took too much of your time, if in a way, no, napabayaan ko yung aking obligasyones para sa ito. But really, I hope you understand, no, the enormity also of the response that we have to take. Pero habang nasa kamera si Mamba, bigla namang naglabas ang Korte Suprema ng Temporary Restraining Order laban sa contempt and detention order sa gobernador ng mababang kapulungan na nangangahulugan na kailangang palayain si Mamba. Sa media briefer ng SC Public Information Office, lumabas na bago pa man sumuko si Mamba sa kamera. Humiling na rin pala siya ng TRO sa kataas-taasang hukuman, bagay na napagbigyan din naman kahapon. Ayon kay House Committee on Public Accounts Chairperson Joseph Stephen Paduano, wala namang epekto sa kanilang naging pasya ang TRO na inilabas ng korte. Nakapagpaliwanag na rin kasi si Mamba sa harap nila. Governor Mamba was released as of tonight, no? He was ordered released because of his undertaking that first is he apologizes with what happened during the past several hearings and months, no? In his comments and everything, no? He's so apologetic about it. Number two, he promised not anymore to talk about the House resolution outside of Congress. Number three, he also committed through his affidavit, sworn statement, that he will attend the next hearing if ever he will be invited. And fourth is the withdrawal of the petition the Supreme Court by Tuesday. Kasi Monday walang office, so by Tuesday. So yun yung content ng kanyang sworn affidavit, and on that basis we order him released. Sa isang pahayag, sinabi naman ng House Sergeant at Arms na ang abiso sa kanila, bagamat pinalaya na, mananatili ang contempt order ng Kamara laban kay Mamba at aalisin lamang ito kapag natanggap na nila ang withdrawal ng TRO na ihahain ng gobernador sa korte. Mel Alasmora para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.